Okay. Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Alam niyo, pagka tuwing mga ngaral ako ng Wednesday, kinakabahan ako dahil baka maputol na naman ang connection natin sa internet. At ito nga, nangyari. Putol-putol na naman. Kaya nakaraan, nawala ng saysay yung ating mensahe, hindi na buo ang pagkakarecord. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, konektado pa ba kayo? Konektado pa ba kayo sa Diyos? Yan ang layunin ko sa mensahe ngayong gabi, sa ating prayer meeting, nang bawat isa sa atin ay muling makonekta sa Diyos, sapagkat nitong panahon ng pandemya, naputol o napuputol ang koneksyon natin o ng ilang Kristiyano sa iglesia. At dahil dito, napapabaya na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pinuputol ang kanilang koneksyon, ayaw nang magbukas, nawawala ang kanilang magandang patotoo sa buhay. Ngunit sinasabi sa banal na kasulatan na ang koneksyon natin sa Diyos ay dapat lalong pinatityak, gaya na sinabi ng banal na kasulatan, sa panahon ng mga pagsubok. Kaya dapat lang na tayo'y konektado palagi sa Diyos kapag tayo po'y narito sa ating kalagayan ngayon, mga pagsubok. Buksan ko natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 10 at babasahin natin ang verses 19 hanggang 25. At ito po ay pinamagatang kung konektado pa ba kayo sa Diyos. Ganito ang sabi, verse 19. Kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-alinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, tunay na ang inyo pong biyaya ay laging bukas, ang iyong trono ay laging bukas upang kami po ay makalapit sa inyo. Kailangan lang po namin, Ama, na kami po ay nasa tamang kaugnayan sa inyo, koneksyon sa inyo, upang sa ganon, sa aming pong pulong panalangin, sa aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo sa panalangin, ay meron po kaming katiyakan gaya ng pangako ng inyong mga salita. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami ngayong gabi sa aming pong pagbubulay na yung salita, na sana aming mapag-igihan ang aming pong koneksyon sa inyo. Ito kaming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So ang hamon natin ngayon ay pag-igihan natin ang ating koneksyon sa Diyos. Na paano natin ito gagawin? Dito sa ating binasa, mayroong tatlong paraan kung paano po tayo makakonekta sa ating Panginoon. Una, dapat ka munang makonekta sa Diyos bago ka magkaroon ng koneksyon o makabuo ang iyong ugnayan sa Panginoon. Dapat muna na ikaw ay maikonek o maidugtong, maiugnay sa ating Diyos. Sapagkat ito pong verse 19 to 21, ito'y pahayag para sa mga konektado na sa Diyos. Na paano sila nakonekta sa Diyos? Paano nakonekta ang tao sa Diyos? Paano tayo unang naugnay sa Diyos? Now, alam nyo, kung ati pong titignan, paano magkakaroon ng ulan kung walang ulap? Paano magkakabaha kung walang tubig? Paano tayo magkakaroon ng koneksyon kung walang kaligtasan? Yun ang unang-una. Dapat magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Una sa lahat, dapat mayroong kaligtasan.
tayo'y maugnay lamang o makonekta lamang sa Diyos kung sinasampalataya natin ang tatlong bagay na makikita natin verses 19 to 21. May kaugnayan sa kaligtasan, at kung hindi paligtas ang isa man sa atin dito, ay dapat tignan natin kung ano yung dapat mong sampalatayanan upang magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, nang sa ganon, ikaw ay nasa tamang koneksyon. Una, dapat mong sampalatayanan o sumampalataya sa dugo ni Jesus. Ang sabi rito sa verse 19, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ito'y pananalita sa mga mananampalataya, sa magkakapatid, na tayo po'y mayroong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo dahil sa dugo ni Jesus. Ganun din ang tao, para magkaroon ng tamang pagtitiwala makapasok sa santuwaryo, dapat muna siyang sumampalataya sa dugo ni Jesus. Now, ang dugo ni Jesus, kung atin titignan, ang siya makapaglilinis ng kasalanan. Verse 22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, 9:22, no? Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang isang tao na nasa kasalanan, hindi maliligtas kung hindi niya sasampalatayanan na ang tanging paglilinis ng kanyang kasalanan o kapatawaran ng kasalanan niya ay sa pamagitan lamang ng dugo ni Kristo. At maliban doon, kung ating babalikan din ang chapter 9 verse 12, ganito ang pagkakasabi, at hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sa lumang tipan, ang pinakapunong pari, siya yung mayroong kapangyarihan na magwisik ng dugo doon sa kabanal-banalan sa templo upang mapatawad ang mga tao ng ang bayan ng Israel. Pero yan ay ginawa mismo ng ating Panginoon, siya mismo ang pumasok sa kabanal-banalan upang ibigay ang kanyang buhay at magdanak ng dugo para sa ikalilinis doon sa mga taong sasampalataya sa kanya. Kaya kailangang sampalatayanan mo ang dugo ni Kristo upang mapatawad ka sa iyong kasalanan, nang sa ganun ay magkaroon ka ng koneksyon sa Diyos. Ikalawa, dapat mong sampalatayanan ang katawan ni Kristo. Verse 20 sa ating text, Hebrews 10:20. Na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan na sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang laman. May tabing pala ang kalangitan para sa mga makasalanan. Pero dahil kay Kristo, sa kanyang katawan, inalis ang tabing na ito. Ang sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Na kailangan ang katawan ni Kristo ay mamatay upang ang mga sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. Kaya ang katawan ni Kristo ang siyang tabing para sa atin papagpasok sa karin ng Diyos, at dahil doon, nabuksan ang kalangitan. Now, noong tayo po ay wala pa po sa kaharian ng Diyos, wala pa tayong kaligtasan kay Kristo, hiwalay tayo eh. Hiwalay tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa sambahayan ng Israel, na totoong Israel, sambahayan ng mga tao ng Diyos. Ganito ang pagkakasabi sa Ephesians chapter 2 verse 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman, ng kanyang katawan, ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, at sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. Now, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tanda natin, kanyang dinala ang kasalanan ng mga makasalanang sumasampalataya sa kanya, at siya'y namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang namamagitang pader, no, sa pagitan natin at sa langit ay giniba niya sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kaya sa kanyang katawan tayo naligtas, sa kanyang dugo tayo'y pinatawad.
Ngayon, kung hindi mo sinampalatayanan yan, wala ka talagang connection sa Diyos. Sapagkat si Kristo lamang ang maaaring makapagpapatawad ng ating kasalanan, si Kristo lamang ang makapagliligtas sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang katawan, kaya si Kristo ang ating dakilang tagapamagitan. Kung tawagin niyan, ay ang pinakapunong pari. Ang sabi po sa ating teksto sa verse 21, una, dapat sampalatayan natin ang dugo ni Kristo, ikalawa, sampalatayan natin ang laman ni Kristo o katawan ni Kristo, ikatlo, sampalatayan natin na ang pinakapunong pari ni Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa 21. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Now, hindi ka makakapanampalatay kay Kristo hanggat hindi ka muna namulat sa katotohanan. Kaya dapat lamang na tayo po ay, kaya nga una, kailangan sumampalatay ka sa dugo ni Jesus. Ikalawa, sumampalataya ka sa katawan ni Jesus. At ikatlo, sumampalataya ka sa pagkapunong pari ni Jesus. Sampalatayanan mo si Jesus na siyang iyong tagapagligtas at siya ang iyong tagapamagitan. Siya ang punong pari na siyang mamamagitan. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Kung tayo po'y pinatawad sa ating kasalanan, niligtas tayo sa ating kasalanan, sa ating buhay, siya ang Panginoon, ang siyang ating tagapamagitan. At siya, Panginoon, mga kapatid, ang ating katiyakan ng ating pong kaligtasan. At dahil dyan, siya ngayon ang mamamagitan sa atin habang buhay. Lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Kaya nga, ang sabi sa Romans 8:34, sino ang hahatol? Sino si Kristo na Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Wala nang paghahatol, sapagkat si Kristo ang siyang namamagitan sa kanyang dugo, sa kanyang katawan, at sa kanyang pagiging pari. Mayroon tayong katiyakan at siya rin ang ating tagapagtanggol. 1 John chapter 2 verse 1, nang sabi, mga muntikong anak, ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, ang sabi diyan, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. So sa makatwit, nakita natin, na bago tayo magkaroon ng koneksyon sa Diyos, dapat munang tayo ay maligtas. At para tayo maligtas, dapat sampalataya natin si Kristo, ang kanyang dugo, ang kanyang laman, at ang kanyang pagkapari. Now, ikalawa, nakita natin na tayo'y konektado na sa Diyos dahil kay Kristo. Ikalawa naman, dapat kang manatiling konektado sa Diyos. Verse 22 to 23, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapayag ng ating pag-asa ng walang pag-alinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. So nakita natin, tayo ngayon ay konektado na kay sa Diyos kung ating sinampalatayanan si Jesus sa kanyang dugo, sa kanyang laman, at sa kanyang pagkapari. At ngayon naman ikalawa, dapat manatiling konektado tayo sa Diyos. Manatili, sapagkat mayroon pong napuputol tulad ngayon sa internet, putol-putol. Laging putol, hindi makakonekta. Itong problema, marami rin Kristiyano ang putol-putol din ang kanilang relasyon, hindi makakonekta sa Diyos. So ang dapat natin gawin dito upang makapanatili tayong nakakonekta sa Diyos, eh huwag nating putulin. Unang-una, dapat tayong lumapit ng buong tapat. Ang sabi po sa verse 22, tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ano pong sinasabi dyan?
Dahil tayo po ay konektado na sa Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo sa kanyang dugo, sa kanyang laman, at sa kanyang pagkapari, eh panghawakan natin ang katotohanan ito ng buong pananampalataya. Lumapit tayo ng buong tapat sa kanya. Lumapit na may tapat na puso, lumapit na may lubos na katiyakan ng pananampalataya, lumapit na ang mga puso'y malinis, lumapit na nahugasan ng dalisay ng tubig ang ating buong buhay. At hindi lamang lumapit ng buong tapat, kundi manghawak ng mabuti sa ating pong kapahayagan. Verse 23, panghawakan nating matatag ang pagpapayag ng ating pag-asa ng walang pag-anilangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Yung po'y kalawa, panghawakan natin ang ating pananampalataya, yung buong katawan ng ating pananampalataya na si Jesus ang ating tagapagligtas, ang Diyos ang umibig sa atin upang tayo ligtas, si Jesucristo ang nagtubo sa atin upang tayo maligtas, at ang Banal na Espiritu ang gumagawa ng pagbabagong buhay natin upang tayo maligtas. Panghawakang matatag ang ating pag-asa, panghawakang walang pag-alinlangan, at panghawakan ng katapatan ang nangako sa atin. Ikatlo, nakita natin na tayo konektado na sa Diyos dahil kay Kristo sa ating pananampalataya. At ngayon, dapat tayong manatiling konektado sa Diyos. At ikatlo, dapat kang nabubuhay konektado sa Diyos. Dapat ang ating buhay, ipakita natin tayo'y konektado sa Diyos. Saan? Sa kanyang katawan. Now, ang katawan ng Diyos ay walang iba kundi ang Iglesia. Ang sabi sa 1 Corinthians 3 verse 16, ganito ang pagkakasabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Dapat po ang ating relasyon kay Kristo, ang ating koneksyon sa Diyos sa pamagitan kay Kristo, ay dapat na nanatili tayong nakakonekta sa Kanya, na mayroong pananampalataya, at dapat nabubuhay tayong konektado sa katawan ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong, ang templo ng Diyos, na walang iba kundi ang Iglesia. Kaya dapat tayong mabuhay sa tatlong bahagi. Una, mabuhay tayo konektado sa utos ng Diyos. Verse 25 sa ating text. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Unang-una po dyan, dapat nabubuhay tayong konektado sa utos ng Diyos. Ano yung utos dito? Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, na huwag ugaliin ang pagpababaya tulad ng ginago ng iba, kundi palakasin natin ang isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ikalawa, hindi lamang tayo dapat mabuhay na konektado sa utos ng Diyos, kundi mabuhay tayong konektado sa tawag sa atin. Verse 24 to 25, ganito po ang tawag sa atin. At ating isaalang-alang kung paano gigisingan ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Now, ang sabi po rito sa ating pong binasa, dapat mabuhay tayong konektado sa ating tawag. Ano ba yung tawag sa atin? Tawag sa atin ay gisingin ang bawat isa sa pamagitan ng pag-ibig. Dapat mayroon po tayong pag-iibigan. Ikalawa, gisingin ang isa't isa sa mabubuting gawa. At alam naman natin ang mabubuting gawa na hindi magawa ng mga unbelievers ay ang pagsamba, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pakikinig ng pangangaral, ang paggawa ng kabutihan, ang pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung po yung mabubuting gawa na itinakda sa atin na siya nang dapat nating lakaran. Ikatlo, dapat mabuhay tayong konektado sa pag-asa ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang ating Panginoon. Ang Diyos po ay papalapit na, darating siyang muli.
hindi para mag-alay ng kanyang sarili sa kasalanan, kundi upang kunin, upang hanguin ang kanyang mga taong naghihintay sa kanya. Hebrews chapter 9:28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. So, si Kristo mismo ay darating, kaya huwag nating pabayaan ang ating mga gawang pagtitipon, yung ating aktong pagtitipon. Huwag magpabaya sa gawain ng pagtitipon, lalo na ngayon na nahadlangan tayo ng pandemic. Dapat tuloy-tuloy ang ating koneksyon sa Diyos. So dahil dito mga kapatid, ang tanong ko, konektado pa ba kayo sa Diyos? Unang-una, para tayo maging konektado, dapat mayroon kang relasyon sa Diyos, kay Kristo. May kaligtasan ka. At kung may kaligtasan ka na, ay dapat manatili kang nakakonekta sa Diyos. At ikatlo, dapat nabubuhay kang konektado sa katawan ng Diyos. Walang iba kundi ang Iglesia. Ngayon, sa ating pong pagsasara, kung ikaw ay hindi pa konektado kay Kristo, ano pang hinihintay mo? Ito ang araw ng pagliligtas. Walang ibang kaligtasan na maaring dumating sa iyo at maari mong sampalatayanan, kundi si Kristo lamang, sapagkat si Kristo lamang ang daan. Tungo sa Ama. At walang ibang pangalan, sapagkat walang ibang pangalan na binigay ng Ama tungo sa ikaliligtas ng bawat sa sampalataya sa Kanya. Kaya kung mananalig ka sa iyong puso na si Kristo ay Panginoon at siya'y namatay at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas, sapagkat sino mang tumatawag o sumasampalataya sa Panginoon ay hindi mabibigo. Kung ikaw kapatid ay putol ang koneksyon mo ngayon sa Diyos dahil sa pandemic, huwag kang magpabaya. Lumapit ka sa Diyos. Siya ang magpapatawad ng iyong kasalanan. Kasalanan po ang maputol ang koneksyon natin sa Diyos, sapagkat kasalanan lang ang maaring makaputol ng ating koneksyon sa Kanya. Siya pa rin ang magpapatawad sa iyo hanggang ngayon, tulad ng Kanyang pagpapatawad nung ikaw ay unang sumampalataya sa Kanya. May pangako. Kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, siya ay banal, tapat, na ikay patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya manatili ka at mamuhay na konektado sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagiging konektado sa Iglesia o sa katawan ng Panginoon. Sapagkat kung hiwalay kay ka Kristo, eh wala kang magagawa. Apart from me, sabi ni Christ, John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala kang matatakbuhan. Maliban na lamang kay Kristo. Siya lamang ang tanging ibinigay ng Ama, pangalan ni Jesus, na sukat ikaligtas ng sinumang sasampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na muli niyong binuksan ang daan namin tungo sa inyo. Naputol ito dahil po sa pandemic at kami nagpabaya sa aming mga sarili. Hindi na namin nagagampanan ang aming pong tuloy-tuloy na koneksyon sa inyo, sa aming pagtitipon, sa aming pagbabasa ng salita, pagmamahal namin sa kapwa. Tulungan niyo kami, Ama, panumbalik ito, sapagkat wala po kami magagawa kung kami po hiwalay kay Kristo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.